Hello mga taga-Earth, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng EcoBrick. Una, kailangan muna natin pumili ng plastic bottle na gagamitin natin. Pwede naman yung kahit ano, pero make sure kung may project kayong gustong gawin, kailangan yung madalas nyong gamitin or yung madalas nyong binibili. Sa bahay pa lang natin may mga plastic na tayo na magagamit para sa EcoBrick, katulad ng mga plastic na lalagyan ng tinapay, mga biskuit, sa mga noodles, gamot, mga inumin na powder juice, sa mga kitcherya. So, maski yung mga sa seal, sa mga ketchup, sa mga mineral water na binibili natin, saka yung mga ganito, katulad nito, saka yung madalas yung mga shampoo, mga kape, ginagamit natin sa paglalaba. So, maski sa mga candy o mga candy wrapper, kamatang yung mga common, yung mga sa mga palengke, mga plastic labo na tinatawag, mga sandbag, saka marami pang iba. Ang bawal lang na gamitin natin is yung mga metal, mga glass, saka yung mga nabubulok. Paglalagay natin ng plastic sa EcoBrick, kailangan malinis siya, kailangan dry siya, or nalinisan muna natin bago natin siya ilagay sa Eco. Ang ginagawa ko, lahat ng iniipon ko muna yung mga plastic for example, 1 to 2 weeks, tapos nilalagay ko siya dito sa lalagyan na to. Pag naipon ko na siya, after nung pinaglaban ko, doon ko naman lilinisin at patutuyuin, gumagamit din ako ng mga lalagyan para i-separate ko yung mga plastic. Kasi yung plastic natin, i-classify natin siya ng soft saka hard. EcoBrick na gagawin natin, combination ng soft and hard plastic para mas maganda o mas madali siyang gawin. Ano pa ba yung mga kailangan natin para gumawa ng EcoBrick? Siyempre, kailangan natin ng gunting, kailangan din natin ng timbangan para at least matimbang natin yung EcoBrick. Meron kailangan kasi ng tamang timbang para gawin yung EcoBrick. Tuturo ko sa inyo yung tamang paggawa. Una pala sa lahat, yun, hindi ko na makalimutan. Kaya natin ginagawa yung EcoBrick para iwasan natin yung pagkalat ng mga plastic. Normally, parang tayo, akala natin okay na yun na separate na natin, natapon na natin sa tamang baso lang. Pero hindi natin alam, afternoons, ano na nga ba nangyayari sa mga plastic na basura na naitapon naman natin kahit nang maayos. Kadalasan kasi sa landfill or kaya sa mga parte ng tubig, doon na napupunta yung basura. Iiwasan natin ang paggamit ng mga single-use plastic. So, ang tawag sa mga ganito is single-use plastic. Kita mo, pati sa mga plastic pala may single na. Nakapili na tayo ng bote, diba? So, tatanggalin lang natin yung label niya. Actually, kung yung label ng bote is plastic, pwede nyo siyang isama sa EcoBrick. Pero ito, itong inumin na ito, gawa kasi yung label niya sa wrap paper. So, recyclable siya. Kung yung mga plastic kailangan tuyo, kailangan pati rin yung plastic bottle na gagamitin natin for EcoBrick. Kailangan malinis din siya. At saka, walang mga liquid or kung ano man yung tubig, mga inumin or juice na nakalagay dito. Kailangan tuyo din siya bago natin gamitin. Itong gagamitin natin, yung sandbag, para at least yung ilalim niya, colorful. Although, pwede naman kahit hindi, pero depende sa'yo. Although, sa mga advisable lang siya sa mga siguro pag mga sa school para at least ma-identify na yung color niya. So, ito pala, kailangan din natin ng stick. So, hindi siya magic wand. Nakuha ko siya sa isang Earth Day Eco Camp na inorganize ng EcoBricks Cavite kung saan una kong natutunan yung paggawa ng EcoBrick. Dito sa EcoBrick, kailangan wala siyang space. Kailangan ko back yung EcoBrick, hindi natin kailangan ng space. Buti pa dito, no, hindi natin kailangan ng space. Saka mas madali kasi unang ilalagay talaga natin sa EcoBrick is yung soft plastic para mas madali natin siyang mahulbat sa lalagyan sa bottom part. Pag nailagay na natin yan, pwede na tayo maglagay ng mga hard plastic. So, tulad nito, gugupitin lang natin siya ng mas maliit. Mas madali kasi siyang
ilagay sa EcoBrick kapag nagupit natin siya ng mas maliliit na peraso. So yun nga, reminder, kailangan talaga malinis siya sa katuyo para at least hindi siya pagmukara bakteriya. May instances kasi akong nalaman na kapag yung EcoBrick daw is yun nga, yung mga nilagay natin plastic is may mga tira-tira pang for example, pagkain, may chances na maapekto yung plastic mabulok sa masira lang yung EcoBrick. So, kupitin pa natin siya ng mas maliit. Ayan. So, ito, ang pwede na ito kasi although pwede ko pa rin naman siyang gupitin mas maliit pa. Ayan. So, lalagay lang natin siya dito sa bote. Para mas madali yung ma-compress or ma-siksik yung EcoBrick, kailangan at least mapuno muna natin siya ng laman. So, ang maganda rin dito, kailangan, yun nga, sa gilid mo siya isisiksik para at least yung kung may space man tayo makikita or mapansin. Kailangan kasi hindi siya matutupi. Maganda yung gawin yung EcoBrick kapag may free time ka sa bahay, sa trabaho, o kung libangan mo lang or anti-stress, diba? Napakaganda yung gawin ng EcoBrick. Nakatulong mo na sa environment. Meron na akong finished product. So, ito siya. Dito, ilang plastic din yung nilagay ko. So, yun nga, pinunong muna siya. Tapos, kailangan din kasi siksik na siksik talaga siya. So, ako hanggang dito sa pinaka ibabaw ng EcoBrick or ng plastic bottle, siniksik ko talaga yung bote. Tapos yun nga, kung mapapansin nyo, hindi na siya ganun padaling mapisa yung bote. Kailangan talaga compact siya at saka siksik. Hindi siya permanent solution para mabawasan ng plastic. Iiwasan lang natin na mapunta siya sa mga landfill or sa mga part ng tubig lalo sa dagat kasi nga maski tayo maapektuhan din ng mga plastic na yun. Kumbaga babalik din sa atin. Kailangan pa rin natin ng permanent solution. So ano nga bang permanent solution? So avoid natin ang paggamit ng single use plastic. Hanggat maaari, gumamit tayo ng mga lalagyan na pwede naman paglagyan ng mga pagkain or hindi na natin kailangan gumamit ng mga plastic. Promote, encourage awareness, and care for the environment.